Hello, ito po muli si Nanit ng Net Cooking. Para po doon sa mga nagre-request sa atin na magluto naman daw tayo ng palitaw. Kaya ngayon po ay magluluto po tayo at gagawa ng palitaw. Madali lang naman gawin ito, simple lang. Pero napapansin natin, kilala ng lahat at paborito ng mga Pilipino. At ito po yung ating mga gagamitin. So gagamit po ako dito ng 2 cups of glutinous rice flour, then sugar, 1 cup of water, then meron din ako ditong sesame seed, so meron ako ditong yung dirty white at saka yung black sesame seeds. Gagawin natin dito yung ground toasted sesame seed, so yung black ang gagamitin ko. Then desiccated coconuts, mas maganda kung mayroon tayong pressed grated coconuts. Kaya lang, pwede nating steam ito, magiging soft din siya. So, mag-start na po tayo ngayon sa paggawa po natin ng palitaw. Then, ang first step po na gagawin natin dito sa paggawa natin ng palitaw, so, yung itong ating 2 cups of rice flour, nilagay ko sa isang medyo malaking bowl. Then, lalagyan po natin ng water. So, unti-unti lang yung paggawa natin ng water. Then, hanggang makakuha tayo ng dough na kakailanganin natin sa paggawa po natin ng palitaw. Then, ngayon, heto na po yung nagawa nating dough para sa ating palitaw. Bali, nag-prepared ako ng 1 cup of water, pero merong natirang 2 tablespoons of water dito. Then, nakuha ko na yung tamang consistency ng dough na kakailanganin ko sa paggawa ng palitaw. Ang gagawin po natin, so, gagawa muna tayo ng mga bilog-bilog para noon pagkapare-pareho yung laki niya. Then, heto po yung nagawa nating palitaw. So, binilog-bilog muna natin. Bali, nakagawa tayo dito ng 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 pieces of palitaw ang nagawa natin doon sa 2 cups of rice flour. Ang gagawin po natin dito, so bibilog-bilugin natin ganyan, i-shape lang natin ng oblong, then press po natin sa gitna. Kasi ang dahilan kaya pinipress yung gitna, i-flatten natin, kasi yung gitna matagal medyo maluto yun. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, so meron tayo ditong boiling water. Ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung ating mga palitaw. Tutuloy lang natin hanggang sa ilagay natin lahat ito. Then, nakikita natin, andun pa siya sa ilalim. It means, hindi pa siya luto. Pag nag-rise up yung mga iyan, o kung maibabaw na siya, ibig sabihin nun, luto na siya. Ngayon, nakikita po natin, so, medyo nag-rise up na yung ating mga palitaw. So, ayan, pumapaibabaw na siyang isa-isa. Nag-float na siya doon sa boiling water. Ayan, kaya tinawag siyang palitaw. Kasi, pagluto na siya, pumapaibabaw na siya, lumilitaw na siya doon sa pinakaitaas ng boiling water. So, i-turn off na natin yung heat natin. Then, kukunin na natin yung ating mga palitaw. Then, ilalagay natin siya dito para yung liquid niya tumulo pa doon sa ilalim, mag-drain siya. Lagay natin dito sa strainer para mag-drain yung liquid na natitira pa doon sa ating mga palitaw. Then, eto na po yung ating mga palitaw after na na-evolve natin doon sa boiling water. Hihintay na lang natin mag-cool down ito before nating coated doon sa sesame seeds at saka sa grated coconuts. Sa pinaglutuan natin ng palitaw, so ilagay muna natin ito ang ating steamer. Then steam muna natin ito ang ating desiccated coconuts para lumambot siya. Then, heto na po yung ating mga palitaw after na nag-cool down siya. Then, meron tayo ditong toasted ground sesame seeds. So, black siya.
Ang gagawin natin dito, so lalagyan natin siya ng sugar. So bali 1/2 cup yung sesame seeds ko. Then lalagyan natin siya ng sugar. 3 tablespoon of sugar ang nilagay ko. Then ang gagawin natin, kukuhanin natin itong palitaw. Then i-coated natin ng sesame seeds. Then itong grated coconut, lalagyan din po natin ng asukal, i-mix din natin. So haluin natin. So, bali yung isa, grated coconut. Yung isa, black sesame seeds. Itutuloy lang po natin yung ganitong process hanggang matapos natin lahat ito. At ito po ngayon yung kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating palitaw. After na na-coated natin siya doon sa ground sesame seeds, tsaka doon sa grated coconuts. So, ito na yung palitaw natin at okay na siya, ready to eat na. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin at pagkakaluto sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Nett Cooking. Thanks po. Bye!